Hey guys, I'm back again with another video. And if you're new here to my channel, hi, my name is Marquis Cabanit, 18 years old, a Filipino vlogger from La Union. And if you're new here to my channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell button to be notified every time I post a new video. So, ang video natin for today ay Getting to Know Me Part 2. May mga bagay na hindi ako nasagot at mga may bagay pa kayong pwedeng malaman sa akin sa videong ito. So, let's start na. Ang unang question ay, ano nga ba ang full name ko? Ang full name ko ay Mary Grace Saison Cabanit. Wala po kong second name, yung Saison po ay middle name ko. And let's proceed na sa second question. Ang susunod na question natin ay taga saan ako? I'm from San Fernando City, La Union, Dalangayan, Este. Let's proceed na sa third question. Saan ako pinanganak? Pinanganak po ako sa Novaliches, Quezon City. At ang pang fourth question natin, ano-ano nga ba yung favorite things ko sa sarili ko? Yung favorite thing ko about myself is napakamaalagain ko sa ibang tao, ganyan. Maalalahanin ako, ganyan. Pero minsan makakalimutin din. And yun, sobrang sweet ko sa ibang tao, mapagmahal ako, binibigay ko lahat ng kaya kong maibigay na pagmamahal sa kanila, yung tipong wala nang matitira sa akin, ganon. Ang pang six question, six na ba to? Which of your parents are your closest to? Mas close ako kay papa ko. Pang seven question naman is, what is my biggest accomplishment? Siguro isa yung mga graduate ako ng high school, pero graduate ako ng high school and feeling ko isa na yon sa mga biggest accomplishment ko. Ano nga ba yung biggest fear ko? Isa, mawala yung mahal ko sa buhay, lalo na yung pamilya ko, kapatid ko. Yun yung pinaka nakakatakot ko sa lahat ng bagay na kinakatakutan ko. Ano nga ba yung pinakamalaking bagay na pinagsisisihan ko sa buhay ngayon? Ang pinakamalaking bagay na pinagsisisihan ko po ay yung pag-i-stop ko ng pag-aaral. Kasi po may rason din po yun kung bakit po ako nag-stop. Andun po yung answer nun kung bakit ako nag-stop sa second Q&A video. Panoorin nyo na lang po doon. Ano nga daw po ba ang eye color ko? Ang eye color ko po ay may pagka black na brown. Ganon. Basta yon, may pagka black na brown. Hindi ko maintindihan. Basta yon. And proceed na tayo sa next question. Ano nga ba yung mga bagay-bagay na nakakapag-inspire sa akin? Una, yung family ko, mga kaibigan ko at mga mahal ko sa buhay. Sila yung mga bagay na nakakapag-inspire sa akin. What is the most important thing in my life? Family. And who is my favorite person in the world? Tatay ko, magulang ko, kasi sila yung nag-raise sa akin. Sila yung nandyan pag kailangan ko. Sila yung mapupuntahan ko pag sobrang problemado ko. Sila lang yung maaasahan ko at yung sarili ko. Kaya sila yung favorite na person ko sa buong mundo. What is my favorite color? My favorite color is pink. And proceed na tayo sa next question. What is my favorite food? Pwede bang madami dito? Or isa lang? Sasabihin ko na lang yung isa sa pinaka-favorite ko sa lahat. Kahit dalhin mo ako sa lahat ng restaurant, basta alam kong may manok, may fried chicken, basta kung anong klaseng fried chicken, na marinade, or may mga toppings, ganyan-ganyan.
yon, pasok. Pasok sa banga ang fried chicken sa akin. What is my favorite ice cream flavor? Ang favorite ko po ay cheese, ube, cookies, and cream. Yan sa mga yan ang favorite ko sa ice cream. Mapa-dirty ice cream man o malinis, basta pare-parehas naman yan. Isa yun, tatlo yun sa mga favorite ko ng flavor ng ice cream. What is my favorite snacks? Madami akong favorite eh. Cracklings, Mr. Chips, Piatos, mga ganyan, mga Cheerya kasi usapang snacks nga tayo, di ba? Proceed na tayo sa next question. What is my favorite song? Wala akong favorite pero ito yung lately na pinapakinggan ko by Daryl Ong, Bugoy Drilon, at si Michael Pangilinan, yung Kung Maibabalik Ko Lang. Hindi na ako mag-aano. Mag-aano pa ba? Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko ako'y lagi na lang sa piling mo. Yun po yung chorus, kalahating chorus ng kanta nila. What is my favorite social media? Isa na yan si YouTube. Walang plastikan dito pero isa na yan. Messenger, Facebook, kasi Messenger dito tayo nakakapag-communicate ng iba't ibang tao. Dito natin nakaka-communicate yung mga mahal natin sa buhay. At Facebook, dito natin napopost yung mga memories, mga napuntahan natin, mga nakainan natin. Yun yung mga tatlo. Hindi naman nanghihingi ng tatlo, pero yun yung mga favorite ko na social media. Ang question dito, are you a good cook? Pero ewan ko kung wrong grammar, pero ewan. Marunong nga ba ako magluto? Marunong naman, pero yung mga basic lang. Kanin, itlog, mga ganyan, mga hotdog. Hindi yung mga pang-ulam ng mga pang-karinderya, ganun. Hindi pa ako nakakapagluto ng ulam dito sa bahay namin. Pero I can make pasta, mga ganyan. Tuna pasta, kasi, yeah. And sana marami pa akong matutunang maluto na food. Who is the first person that I will call when some exciting happens? Hindi na ako magne-name drop kasi i-general ko na lang yung mga kaibigan ko. Hindi ko sila tinatawagan, chinachat ko kaagad kung may magandang balita, may chismis, ganyan, may magandang kwento. Sa kanila agad ako dumediretso. Tapos kung may pabibigat naman na problema, sa tatay ko kaagad ako, dumediretso. Do you sing in the shower? Yes, I'm singing in the shower. Nagkakanta po ako sa CR. Yun, habang naliligo, ganyan. Habang nagwiwiwi, ganyan. Do you sleep with lights on or lights off? Minsan, pag takot kasi ako sa dilim, minsan naka-on yung ilaw, sila na lang nagpapatay, ganyan. Hindi ko napapansin, nakakatulugan ko na lang nakabukas yung ilaw ko. Pero minsan natutulog naman akong nakapatay yung ilaw, pero both sila, lights on or lights off. Minsan, ganun. Tinaas ko pa yung paa ko. Do you have any allergies? Yes, I have po sa hipon. Ganyan sa mga ibang seafoods, pero pwede naman ako sa ibang seafoods like isda, mga ganyan, mga literal na seafood, pwede naman. Pero yung mga hipon, ganon, hindi pwede. Mangangati agad yung dito ko, sa dila ko, sa ngalangala ko, ganyan. Diba, pati ngalangala ko makakati. Kaloka. Do I have birthmarks? Yes, meron po. Dito, isa dito. Dito, hindi ko mapakita sa inyo eh, basta yan. Tapos isa dito sa balat ng ganon. Hindi ko nasasabihin, basta yon. Kaya medyo malas tayo pag may mga birthmark daw sa part na yon, malas daw. Naiintindihan ko, ramdam na ramdam ko nga sa buhay ko eh. What is my embarrassing moment? Marami akong embarrassing moment na nangyari sa high school. Yung ilang beses akong nalalaglag sa hagdanan, nalalaglag sa may babaan ng gate, ganyan. Sa harap ng maraming tao, kaya napapahiya tayo kasi
alam natin, hindi natin tinitignan yung mga dinadaanan natin, kaya tayo nadidisgrasya. Ganun. What is something you look in for a partner? Sa lalaki to, usapang lalaki ata to eh. Mabait, may takot sa Diyos, maintindihin, mapagmahal. Ang tawag nito? Basta yun, nandun yun sa second question and answer vlog ko. Panoorin nyo na lang yung ano nga ba yung mga iba't ibang gusto ko sa isang lalaki pag akong nagka-jowa, diba? How difficult is it for you to be honest when your words may be hurtful? Sa tingin ko, alam mo sa sarili mo na masasaktan ka kapag alam mo din sa sarili mo na sinabi mo yung totoo. Yun. Wait lang, nasa utak ko na yung sagot kanina eh. Mas maganda na lang maging honest ka. Kahit alam mo sa sarili mong masasaktan ka lang sa pagsasabihin mo. Pagsasabihan mo, or masasakit lang na words, basta alam mo sa sarili mong nagpakatotoo ka at sinabi mo yun sa taong yun, kung sino man yun. How difficult is it for you to forgive? Ayan, dito tayo sa forgive. Usapang forgive. Ako, madali akong magpatawad basta nakikita ko namang seryoso yung tao sa paghihingi ng apologize. Walang problema doon. Pero pag pinag-iisipan ko muna ng mabuti, kung deserve niya bang mapatawad. Ganyan. Kaya kayong girls and boys, gays, yan. Isipin niyo muna kung papatawarin niyo ba yung taong karapat dapat bang patawarin o hindi. Kasi hindi naman din madali magpatawad ng isang tao kung may mabigat na pagkakamali, pero yun yung rason. Would you ever consider living abroad? My visa is under process na po and I consider to live sa ibang bansa. Have you forgiven the past personal failures? Pinatawad ko na ba yung sarili ko sa mga personal na pagkakamali ko? Yes, kasi alam ko naman sa sarili ko na may chance pa ako na magbago. May chance pa ako baguhin yung mga personal failures ko. At alam ko na sa sarili ko yon, hindi ko na kailangang i-broadcast pa dito. And sarili lang naman natin ang magpapatawad sa sarili nating kagagawan, di ba? Kaya yun. Why not napatawarin mo yung sarili mo kahit alam mo sa sarili mong mabigat yung ginawa mo, kasi may chance pa para magbago and may chance pa para gumawa ka ulit ng magagandang bagay sa ibang tao o sa sarili mo. After a breakup, would you rather be alone or be surrounded by friends? I'd rather basta yun, mas magsarili kaysa sa ibang tao, kasi iisipin ko muna lahat ng bagay kung may dapat bang pagsisihan, naging masaya ba ako sa desisyon na yon, naging masaya ba siya dun sa desisyon na yon, bago ako pumunta sa mga kaibigan ko, bago ko sabihin yung problema ko. At mas magkakaroon ako ng time sa sarili ko. Kasi yung breakup, hindi naman madali yun kahit nagkakilala lang kayo sa kung saan-saan. Kung napamahal na kayo sa isa't isa, hindi rin madali ang breakup. Kaya pinag-iisipan ko muna ng mabuti, yan, bago ako lumapit sa kanila. What is the first thing I do pag kakauwi ko lang galing sa labas? Hindi agad ako yung taong magpapalit agad. Ako yung taong hihiga agad sa kama. Kasi feeling ko sobrang pagod ako kahit wala naman akong ginawa sa labas, gumala lang ganyan. Feeling ko sobrang pagod, tapos kung pagod naman ako tapos galing ako sa labas, diretso higa agad ako, tapos magfo-phone, tapos bigla na lang, hindi ko na lang mamamalayan na nakatulog na pala ako sa higaan ko. Yun yung una kong ginagawa. What is the one item that I can't live without bago ko umalis ng bahay? Cellphone ko, syempre. Pera. Yan.
Magdala ka ng wallet mo kahit wala kang pera, di ba? Magdala ka ng extra pocket money mo kasi malay mo mawalan ka ng pera, mawala yung wallet mo, dinukot ganyan. Maglagay ka sa isang pocket na extra pocket mo kung sakaling mawala man yung pera mo. Kasi hindi naman natin alam kung kailan nawawala ang mga bagay-bagay. Yun. Anong oras nga ba ako gumigising? Araw-araw. Kasi tinanong dito, what time do you usually get up in the morning? Ako gumigising ako mga 5, ganon. Kasi bigla na lang ako mawiwiwi, ganyan. Tapos after ng ilang minutes, mag-open ako ng phone, mag-social media, tapos tulog ulit. Tapos gigising ulit ako ng mga anong oras na, mga 9, ganyan. Yun yung mga usually nagising ko ng umaga. Ano nga bang time ang bedtime ko? Ang bedtime ko sa ngayon ay madaling araw na. Hindi na siya gabing time talaga, madaling araw na. So parang umaga na rin yun, ganun. Pero pagpagod naman minsan, maaga naman natutulog sa gabi, ganyan. What is the first thing I do when I open my eyes in the morning? Pagkakagising ko, ano nga ba yung ginagawa ko? Ang ginagawa ko po ay hahanapin ko kaagad yung cellphone ko. Depende na lang kung naiihi na talaga ako, iihi muna ako bago ako mag-phone, diba? Tapos after nun, hihiga ako. Yun, mag-phone, ganun. Yun yung ginagawa ko pag kakagising ko lang. What is the first app that I open pagkakagising ko? Ang una kong ino-open, minsan Instagram, ganyan. Tapos susunod Facebook. Yun yung mga una kong ino-open pagkakahawa ko lang ng phone ko pagkakagising ko. What is the most difficult thing that you've done for love? Yung binigay mo na lahat pero iniwan ka pa rin. Yun yung masakit dun eh. Hindi naman yung lahat as in lahat. Yung alam mo yung sa sarili mong napamahal ka na sa taong yan tapos iiwan ka. Yung hindi naman literal na iiwan pero yun. Yung mawawala na lang bigla-bigla yung feelings niyo sa isa't isa ganyan. So ayun, ang daming nagcha-chat. Pero hindi ko alam kung sa akin ba yun. I-off natin yung sounds niya. And yun yung pinakamasakit para sa akin na yun, ang hirap din kasi mag-move on lalo na pag napalapit ka na sa taong yun, napamahal ka na. Ano nga ba yung app na ginagamit ko madalas? YouTube, lalo na YouTube. Pag bored na bored ako, walang kausap. Si YouTube laging nandyan, nag-aantay ako ng mga videos ng mga local vloggers, ganyan. Yun yung parang isa sa pinaka-favorite ko na app at ginagamit ko araw-araw. How often do you skip breakfast? Minsan napapaskip ako pero minsan pag maaga akong gumigising, pag makita ko yung ulam at gutom ako, kakain na lang ako kasi mahirap din naman magpalipas ng breakfast kasi isa yun sa importante na meal natin every day. What did I do for my last birthday? Last birthday ko po is December 27, 2018. Last year lang po yun. And ang ginawa po namin, ang ginawa ko po ay nag-debut ako sa isang resort. When was the last time I cried? Kahapon po. Kagabi. September 15 something. Yon, September 15. If you were another person, would you be a friend of yourself? Yes naman, kasi sarili ko lang naman din makakatulong sa akin at sarili, ako lang din naman to. And kung wala akong mahanapang ibang kaibigan, bakit hindi na lang yung sarili ko yung kaibiganin ko, diba? Mas maganda na lang mahalin ko yung sarili ko kaysa yung ibang tao kung alam ko lang ding sasaktan ako. Scary movies or happy endings? Sa happy endings tayo. Kahit alam natin sa una malungkot yung pangyayari pero mas maganda pa rin yung happy endings. Ano nga ba yung mga gusto kong favorite na amoy ko? Yung balikbayan box, yon. Yung kakapadala lang sa'yo,
yun yung mabango, as in na ramdam na ramdam mo na galing talaga sa ibang bansa. Tapos pag ilalabas mo na yung mga gamit doon, yung lamig nandun pa rin, kaya ramdam na ramdam mo yun. Yun yung isa sa mga favorite na amoy ko. What is my zodiac sign? Capricorn po. Do you have any siblings? Yes, I have po isa ko pong kapatid na si Jake. And dalawa po kaming magkapatid. Siya po yung kapatid ko na isa. How tall are you? Ikaw, ilang taon ka na daw? De, joke lang. I'm 5'3", 5'2", 5'4", mga ganyan. Depende na lang. Kung makita nyo ako, ibase nyo kung ano nga bang height ko. Yun. What was my favorite and worst subject in high school? Unang-una ay math po. Sobrang hirap ng mag-calculate. Ganyan. At pangalawa, ano nga bang pinakamahirap ng pangalawa? English. Mahilig ako sa essay pero mahirap ako makagets. Yun. Yun yung isa sa mga nalaman nyo ngayon na mahina ako mag-English, wrong grammar, ganyan. Aaminin ko na po kasi YouTube channel ko naman po to. Magpapakototoo na po tayo dito. Walang halong kaeklabu, ganyan. Yun po, yung favorite and worst subject ko nung high school. What is my favorite drink? Soft drinks. Pero minsan na lang ako mag-soft drink, kaya puro tubig na lang ako ngayon. Tapos pag nasa labas naman, Coke, iced tea, ganyan. Yung mga usual na meron sa fast food or restaurant. And ano nga ba yung favorite animal ko? Hindi ako mahilig sa animal. Nakikutan lang ako sa mga puppies, ganon. Kasi maliliit pa lang sila. And what is my favorite perfume? Yung dati na perfume ko na Aqua ata yun. Something ng Victoria's Secret. Who are some of my favorite YouTubers? Si Bam, Mika, Loy, BNT, and si Mama Ann Klutz. Sila din yung limang sinagot ko na top of my 5 favorite YouTubers sa second Q&A vlog ko. What phone do I have? iOS or Android? Naka-iOS po ako, iPhone 6, and ito po yung ginagamit ko pang vlog. 3 things na nakakapagpasaya sa akin. Pagkain, kaibigan, family. Yung pagkain is yung fried chicken. Masaya na ako doon pag nakakain ako ng ganun, pag problemado ako, ganyan. Kaya alam nyo na kung tatawagin nyo ako sa kainan, doon sa may manok, okay? What's your talent? Ang talent ko po ay kumanta. Marunong po ako pero hindi magaling. Marunong lang akong kumanta. Yun yung isa sa mga talent ko. Left or right-handed po ba ako? Right-handed po. At tinatanong ko sa inyo, ako yung sasagot. Kasi binabasa ko dito. Yung aso, Diyos ko. What is my favorite thing for breakfast? Pagkain ba usapan neto? Itlog, bacon, ganyan pang mayaman. Diba kala mo may budget? Yun yung mga favorite thing ko para sa breakfast. What is my favorite gadget? Phone, syempre. Yan yung lagi kong hawak-hawak palagi. Mapasan man ako pumunta. And last question natin. What's your longest relationship so far? 1 year and 5 months. Nung ilang puppy love pa lang yun. Nung 14 ako, ganyan. Yun. At dito na natin tatapusin ang video na ito. I hope you like it and I hope na sana marami pa kayong nalaman about sa akin. And kung hindi pa kayo kontento sa video ito, mag-ask kayo sa baba and tanungin nyo ang mga bagay-bagay na gusto nyo pang malaman about sa akin. At itatry kong gumawa ng Getting to Know Me Part 3. And sa mga gustong magpa-shoutout, comment down below your name and i-like lang itong video na ito. And ito yung mga taong i-shoutout natin for this video. Shoutout kay Brian Marzan, Alan Lopez, Amir Mangundaya, si Grace Lomadilla, Arnisa Andam, Aina Amerol, and si Jocelyn Carmela. Hello po sa inyong lahat.
And salamat po sa panonood. And lastly, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo and click the notification bell button to be notified every time I post a new video. And mag-comment lang po kayo sa baba ng mga suggestion nyo na video and I'll try to make it for you. And see you on my next video, guys. Bye-bye!